Hello, good day everyone. Magandang araw, magandang gabi. Yan, welcome po sa ating live. Ang subject po natin ay ang comment ng isang pare, but i-reveal ko ang kanyang pangalan later on. So sa lahat po ng mga nag-aabang, so please share this live of mine. Pag-usapan po natin ang ugali, ang pagkatao, ang pagka-edukado, ang pagka-relihiyoso ng isang pare. Okay? At ito po ay para sa kalaman ng lahat na hindi po alam kung ano po ang ibig sabihin ng pagkapare. Kasi maging ako man ay nagulat dahil po ang pare na kinumintahan po natin ay hindi makatiis kundi pinatulan po yung ating pananalita sa social media. But by the way, nais ko lamang po Father ipaalam sa iyo na kami po na mga ano, hindi kami nang aaway. But I want you to share this. Pag-usapan po natin itong pare na ito. Okay, ang pare na ito na ang pangalan niya ay si James Goy Gascon. Okay? Si Father James Goy Gascon, a university lecturer of Ateneo de Manila, University Loyola School of Social Sciences. Nagkakuha po siya ng diploma, course, or director and chaplain of Catholic Safeguarding Institute. Ayan, si Father James Goy Gascon na kung saan ay natablan ata ng mga pananalita natin sa social media ay member ng Society of Jesus. At the same time, she is a former faculty director of human formation at San Jose Seminary and former executive director of human of Philippine Jesuit Prison Service. Studied Doctor MIN, Doctor of Ministry at Ateneo de Manila University. Tapos nag-aral din siya bilang licentiate in Sacred Theology, yung STL at Loyola School of Theology. And at the same time, he studied diploma in safeguarding at Pontifical Gregorian University, Rome, Italy. Hindi po tayo dito magbigay ng mga harsh na mga sasalita. Gusto ko lamang ipaliwanag kay James Goy Gascon kasi po, based on my information, eh parang hindi naman po siya karapat dapat tawaging father. But as a sign of respect, sige. Whether you like it or whether you like it very much, I know that you are not forcing me to address you as a father, then I will address you as a father, as a respect, kasi nga nandyan ka sa loob ng simbahan. Pero, kayo na mga nagsasalita sa social media, habang nagsasalita kayo, so you must open for either criticism, negative or constructive criticism. But I'd like to inform you, Father, na nagsasalita kami hindi para sirain yung pagkatao mo. Nagsasalita ako para hindi sirain ang pagkatao mo because I do believe the principle of respect. Kung halimbawa hindi ka man nirespeto sa palagay mo dahil sa gumawa ka din ng isang statement dahil alagad ka ng simbahan na hindi po karespe-respeto. Ngayon, isa-isahin ko po yung pinost mo dito sa social media, Father. That is why I call your attention. Ngayon, hindi po ako makapag-comment sa iyong social media account dahil sa siguro nagkaroon ka ng program na hindi ako makapag-comment. Tama? Then isa-isahin ko rin yung mga nagko-comment sa inyo dyan. Pero bago po ako mag-live, Father, minessage kita personal kasi pwede pa ako makapag-message sa iyo sa Messenger. Kasi ganun po kami. Ganun po kami mga ordinaryong tao lang. Ganun kami yung mga katulad ninyo na pinapastol sa simbahang Katoliko. Ngayon, titingnan natin, Father. Ako, hindi pare. Ikaw, pare ka. So, dalawa lang ang magdapat ng unawa when it comes to spirituality. Ikaw. Kasi ikaw po ang nagdadala ng salita ng kaligtasan at sa salita ng Diyos. Pero, sige, tingnan natin. And for your information, isa-isahin ko yung comment mo para nang sa ganun malaman mo. Then I want to share this. I want you to share this, may dear followers of mine or hindi man. Okay, kakampi man ni Father James Goy Gascon or kontra niya man, sige, hayaan ko kayo.
Nag-ugat itong pag-comment mo sa akin because nag-comment po ako sa sinabi mo doon. And I'm very clear naman, hindi ko na po uulit-ulitin. I must admit na hindi mo sinabi na demonyo si BBM. Pero hindi ko naman sinabi na hindi demonyo yung kinakampihan mo. Okay? Pero sabi mo nga, read between the lines. Kasi binalik mo sa akin eh. Read between the lines, sabi ko sa'yo. Pero titingnan mo. Ngayon lang, mga 1 hour ago, para sa kalaman ng lahat, nakita siguro ni Father James Oy Gascon ang aking live na kinuha ng vlogger at yun ang kin-highlight niya at kinoment niya. Now, sabi mo, nag-post ka dito ng itsura ko. No worries, walang problema. Okay? Kasi yung pari na tumawag kay BBM na demonyo, harapang tinuldukan na. Sinulplak. Yan. Ito yung message mo sa social media, Father James Oy Gascon. Kahit hindi ka karapat-dapat na tawaging pare or father, tatawagin kitang father out of respect. Okay? Kasi yan man din ang gusto ninyo eh. Oh, 'di ba? So mamili ka, father or mister. Sabi mo mister na lang. Okay. Mister, a sign of respect pa rin 'yon. Pero kung tawagin kitang James or Gascon, wala na akong respeto sa iyo. Kaya lang po, father, hindi po ako yung tao na mawala yung respeto. Diyan na lang po, respetuhin kita bilang tao, pero hindi kita respetuhin bilang pare. Naiintindihan mo yan. Now, ngayon, ano ang sabi mo sa akin? Anong sabi mo dito? Itong mamang ito, sabi mo dito sa akin, di ba? Total, hindi man ako makapag-comment sa'yo, pues, iko-comment, babasahin ko yung mga nagko-comment dyan sa wall mo. Okay? And thank you so much because hindi mo ako ging block. Pero kahit i-block mo ako, malalaman at mababasa ko pa rin kung ano yung laman. Maliban na kung itatago ninyo. Sige, i-share nyo ito. Kasi ako lang ang maglakas loob na magsabi nito sa iyo, hindi sa inaaway kita, hindi sa sinisiraan kita, hindi sa against ako sa pagkatao mo, but I must admit to myself na yung mga pananalita mo sa social media ay hindi po maganda. So kung nasaktan ka, eh hindi ka naman masaktan, psychologist ka kaya, di ba? Di ba sabi mo? Okay. Itong mamang ito, ito yung sabi ni Gascon, no? Ni Father James Oy Gascon, na talagang grabe na kaalyado ni Vice President Lenny Robredo. Okay? So given na yan, kaalyado ka ni Vice President Lenny Robredo. Pero ito, tandaan mo, Father, hindi ko po sinisira yung pagkatao mo. Wala akong pakialam sa pagkatao mo. Pero bilang Katoliko at nananiliwala kay Panginoong Hesukristo at nagrerespeto sa Santo Papa na siyang pinuno ng simbahang Katoliko, siguro mas may karapatan din kami na magsita sa mga pastol namin. Ngaw. Makinig ka, Father, ha? Makinig ka, Father James Oy Gascon. Sabi mo sa post mo, itong mamang ito na nasa gitna, nagkakalat ng fake news. First and foremost, Father, hindi pa ako nagkakalat ng fake news dahil hindi po ako reporter. At tandaan mo, Father, ang ginagawa ko sa social media, I am not reporting. I am just simply commenting, just like what you did. Nagko-comment ka kung kani-kanino lang na hindi po gusto ang kandidato ninyo. At taliwas po na kandidato sa prinsipyo ninyo ang sinusuportahan po ng mga tao. Okay? Pero ang sabi mo, nagkakalat po ako ng fake news. But for your information, Father, hindi po ako reporter. Kaya wala po akong karapatang magbalita. Maatatanggap po pa na commentator ako because I am just commenting sa kung ano yung facts naging present mo sa social media gamit ang inyong Facebook account. Klaro po yan, Father, ha? Bright ka man kaya, marami ka man kayang laude, marami kang degree na natapusan, iba po ang reporting sa commenting. Okay? Hindi po ako nag-uulat. Nagko-komentaryo po ako. Now, una, tinawag ko daw si Bongbong na demonyo. Sabi mo, tinawag mo daw si Bongbong na demonyo? Father, hindi po nga ikaw ang tumawag sa mga magboboto sa taliwas sa na gusto mong botohin o suportahan ng mga demonyo. Oo, hindi mo sinabi. Pero sino kaya pwede mong mapangalanan? Sino kaya ang demonyo? Si Manny Pacquiao? Sinong demonyo? Si Isko Moreno? Sino ang demonyo? Ha? Si Ping Lacson? Sino yung demonyo? Yung iba pang mga presidential balls? Yung iba pang mga kandidato? From congressman, from senador,
to vice president, to president, to congressman, to governor. Ganun ba yon? Sige nga, pe. So, sige lang. Sino ba yung matinding nagbabatikos? Kaya, Father, bago ka magsalita, maraming makakatch up sa iyo. Kasi first and foremost, pare ka eh. Diba? Ngayon, kung ayaw mong ma-misinterpret ang sinasabi mo, huwag kang magkalat sa social media. Kasi kahit na sino yan, kukomentaran at kukomentaran talaga yan. Ngayon, na-hurt ka. Na-hurt yung ego mo. Kasi kinukomentaran ka ng ordinaryong Filipino. Dahil ang tingin ninyo, untouchables kayo. Okay? Ang tingin ninyo, hindi kayo pwedeng komentaran. Kaya kung komentaran kayo, iku-quote ninyo gamit yung inyong human intelligence at sabihin ninyo kami yung bobo. Ngayon, titingnan mo kung paano ka namin papapaliwanagan. Sabi mo dito, una tinawag ko daw si Bongbong na demonyo. Oo nga, Father, hindi ka nga nagbanggit na si Bongbong ang demonyo. Tatanungin kita, sino kaya sa kanila ang demonyo? Kung may tahasan ka, matapang ka man kaya na alagad ng Diyos at alagad ng simbahan. Kasi mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung role ng pare eh. At ano po yung mga katangian ng pare. Hindi ako pare ah. Pero ipapaliwanag ko sa iyo. Baka mamaya matauhan ka pa. At mas lalo pang lumalalim yung spiritual na aspeto mo bilang tao. Hindi bilang pare, kundi bilang tao. Okay. Sabi niya, naman, pinababalikan ko sa inyo ang sinulat ko. Ang rason niya, reading between the lines. Daw. Ha ha ha. Okay? Overreading ka iho. Really? Nag-overreading ako? Or nag-overreact ka lang. Now, ngayon, ganito. Di ka marunong magbasa. Kung hindi ako marunong magbasa, hindi ako nag-comment sa'yo. Ikaw ata ang hindi marunong magbasa ng mga utak ng mga Pilipino. Kasi alam mo kung bakit? Salita ka lang ng salita, akala mo kayo ng matatalino. Diba? G-suite ka eh. Ang dami mong diploma eh. Psychologist ka eh. Titingnan natin kung sino ngayon ang nagmamayabang ng kanyang pagkatao. Hindi bilang pare. Kundi bilang tao. You're such an ordinary father. You're such an ordinary Mr. Gascon. You are not untouchables. Kaya kung magkomentaryo ang tao sa iyo, kakahiya ka na ikaw alagad ng simbahan, alagad ng Diyos, tagapastol ng kaluluwa, at taghatid ng maaya, ng balita ng kaligtasan, ganyan ka? Okay. Father, hindi po kami galit sa iyo. I don't hate person. I hate character. Okay? So ngayon, kung wala kaming reason, bakit mo kami papatulan? Ito pa ngayon. Overreading ka iho, di ka marunong magbasa. Ikalawa, sabi ng headline, tinanggalan daw ako ng lisensya. First and foremost, hindi ko sinabing tinanggalan ka ng lisensya. Kung pwede lang, ayon sa mga comment, patanggalan ka ng lisensya bilang pare. Okay? Nagets mo? If you wanted to review my live, Mr. Gascon, okay? Hindi ko sinabing tinanggalan ka ng lisensya ng simbahang Katoliko bilang pari. Tandaan mo yan. I never mention. Mas makatanggap ko pa kung sasabihin mo na nagsuggest kami na sana tanggalan ka ng pagkapari. Kasi alam mo sa totoo lang, Father Gascon, walang lisensya ang pagkapari. Nakakahiya sa simbahang Katoliko kapag sinabi ninyong may lisensya kayo. Being a priest is not determined by license. It is determined by conscience and discernment. Okay? Kaya huwag mo mabanggit-banggit ang lisensya dito, Father, or Mr. Gascon. Because I am just simply reading the comment of the one who followed me. I don't care whether he likes you or not. Or she or they like you very much. Ngayon, overreading ka iho, sabi mo. Di ka marunong magbasa. Ikalawa ng headlines, tinanggalan daw ako ng lisensya. Lisensya sa ano? Nagtatanong ka. Ito yung sagot mo bilang butihing pare. Hindi ka, mapanood mo ito, Father Gascon. If you are brave enough, because I know that mapupunta ka sa langit. Diba? Mapupunta ka sa langit. Sigurado mo mapupunta ka sa langit? O baka mapupunta ka sa impyerno? Baka nga hindi nyo ma-justify kung may impyerno at saka may langit eh. Kaya huwag, Father Gascon. Okay? Huwag kang magganun. Kahit na ano pang degree ng theology mo, doctor of divinity mo, pwede naming pagsabihan yan na hindi ka makapunta ng langit kasi may mga taong hindi naniniwala sa langit at may mga taong hindi naniniwala sa impyerno. Okay? Saan ka pupunta? Sa kung saan ka nanggaling? Father, ha? Sabi mo,
matagal ko nang tinanggal lisensya ko sa pagtitindak sa palengke. Okay? Hindi man sa pagpalengke. Hindi sa pagpalengke yung pinag-uusapan natin dito. Mr. Gascon. Dati po akong nagtitinda sa palengke. Sabi niya, dati daw siya nagtitinda sa palengke bago siya nitinawag ng Diyos. Sigurado ka, Father? Tinawag ka ng Diyos? Sinong Diyos ang nagtawag sa iyo? Aber? Hello, Father? Are you really sure that God call you to serve under His name, guidance, and protections as a divine? With providence? Sigurado ka? Sabi mo dito, sinabi namin, sinabi na sa headlines. And by the way, Father Gascon, hindi pa ako ang gumawa ng video na yan. And I am not the one who make or made that what we call this headline. Hindi po ako vlogger. Wala pa akong vlog na account. Dito lang ako sa Facebook ko. Kung kinuha man yan ng mga vlogger, which I don't know them. Okay? Kaya tandaan mo, Father, kung headline ang pinag-aalboruto mo, okay, sige, paliwanag ko sa'yo. Sabi mo, ikalawa, sabi ng headline, tinanggalan daw ako ng lisensya. Okay. Sabi mo, lisensya sa ano? Oh, matagal ko nang tinanggal lisensya ko sa pagtitindi ka sa palengke. Sinasabi niya na nagtitinda daw siya ng palengke. Okay, dati po siya nagtitinda ng palengke bago siya tinawag ng Diyos. Ang tanong ko, Father, sigurado ka ba na Diyos ang tumawag sa iyo? Parang sa ginagawa mo at sa ugali mo at sa pinapakita mo sa mundo, parang hindi Diyos ang nagtawag sa iyo eh. Examine your conscience. Examine your conscience. Your inner self. Mr. Gascon, are you really sure that God's is the one that God call you? Sigurado ka ba ang Panginoon ang tumawag sa iyo? Nung panahon na tinanggal mo ang paglisensya mo bilang pare, so ibig sabihin, bago ka naging pare, nagtitinda ka sa palengke. Parang ganun ang sinasabi mo. So bago ka naging pare, nagtitindi ka sa palengke, tinanggal mo yung lisensya mo sa pagkapalingkero mo, okay? Tinanggal mo ang lisensya mo sa pagkapalingkero mo, ikaw mismo nagtanggal bago ka tinawag ng Panginoon. Father, sa tingin mo kaya? Ha? Sa tingin mo kaya ngayon sa pinapakita mo, sa mga komento mo, sa pagsaside mo sa politika, Diyos kayang tumawag sa iyo? Kasi kung sabihin mo na oo, napakalaki mong sinungaling. Present your God in front of me and let your God explain or let your God inform the universe or the world that He is the one who called you up. Huwag kayo gumamit ng pangalan ng Diyos, hindi kayo kinakalibut. Hindi kayo kinakalibutan diyan. Kinikilabutan nga ako eh. Are you really sure na tinawag ka ng Diyos? Now, ganito. Dati pa ako nagtitinda sa palengke bago ako tinawag ng Diyos. 1990 pa daw siya, hindi nagtitinda. Okay? Sige. Pangatlo, ang dami mong satsat tungkol sa mga pare. Wow! Mga pare. Okay. Kung natatandaan mo, Father or Mr. Gascon, in-exclude ko, hindi ko sinama yung mga pare na mga kaibigan ko na mga mababait na hindi katulad mo. Na-comment ka ng comment at nakikipag-alyansya ka sa politika na wala ka naman po talagang delikadesa at yung akala mo kayo lang po ang makaakyat sa langit. Ganito, Mr. Gascon. Ang dami mo, sabi mo, dami kong satsat sa mga pare. Sabi niya, alam mo, ayaw kong pamatol sa iyo kasi wala namang laman sinasabi mo. Sige, really. Okay. Sabihin natin, walang laman ang sinasabi ko, Mr. Gascon. How about you? May laman kaya ang sinasabi mo? Okay, sige. I will not argue. Sabihin pa natin, walang laman ang sinasabi ko. Pero tanungin kita, ganun na ba sa tingin mo ang laman ng mga sinasabi mo? Kung ikumpara mo ang sinasabi ko sa sinasabi mo, Mr. Gascon, sino kaya sa atin ang nagsasabi ng may laman at walang laman? Ako hindi ko sinasabing may laman yung akin. How about you? Brave ka kaya magsabi na walang laman yung mga sinasabi mo? Okay, ito pa. Ayaw kong pumatol kasi wala namang lamang sinasabi mo. Imagine,
Sabi mo daw ha, imagine si Jesus daw pinatay ng paring Katoliko. Wow! Yan ang premise mo. Father, sino ba? The moment na hinayaan ng mga saserdote, wala namang Katoliko noon eh. Kaya huwag niyong idagdag ha, there is no such thing. Remember, your religion, Father, is Roman Catholic. Tinanggap ko ng buong puso yan. Nagpabinyag ako sa Roman Catholic. But ngayon, parang sa ginagawa mo, parang yun na yung reason para ibuga ko yung mga sinasabing hindi maganda sa mga sa simbahan na pinamumunuan mo. But hindi ko yun idadamay. Okay? Hindi ko yun idadamay. During that time, sino, saan kayo nag-pattern? Bakit kayo nagsuot-suot ng sutana? Bakit nagsaserdote kayo? Bakit naging pare kayo? Sige daw be, saan kayo nag-pattern yan? Di ba nagbabasa kayo ng Biblia? Di ba pinapalabas, nagpo-protest kayo sa Passion of Christ? O di ba, nagtatawanan, nagchichismisan yung mga high priest the moment na hinayaan nila na ipako ang Panginoong Hesukristo, they are a connivance. And remember, tandaan mo yan, sino bang nagbayad ng pera in a form of what we call the silver? Hindi ko mabilang, 30 ba yun or ano? Sino bang nagbayad? Kay Judas. Ha? Sino bang nagpadakip kay Hesukristo? Sino bang nag-instruct kay Judas na ipagganulo niya ang kanyang pinuno? Diba? Saserdote? Sino bang nagdala kay Jesus Christ? Kay Poncio Pilato? Diba? Saserdote? Kaya nga naghugas ng kamay si Poncio Pilato eh. Binalik nila kay Herodes eh. Kaya Father or Mr. Gascon, hindi kami mangmang. Lalo na ako. Kung sa tingin mo, iba kasi Mr. Gascon, ha, ang kabubuhan sa katalinuhan ninyo. Oo, sige, kayo nang magaling. Nasa simbahan kayo eh. Nag-aral kayo eh. Who are we? Who am I to argue your human intelligence? Yung na-captured mo, na tinuro ng kung mga rektor mo sa seminaryo. Yung mga formator mo sa seminaryo. O ikaw, naging director ka ng seminary, naging director ka ng human formation eh. Try to evaluate that. Ako nga, nahihiya nga ako sa iyo na magsabi ng ganito eh. Pero, alam mo, Father, this is a form of argument. I want you to answer this to the Filipino people na akala mo walang alam kasi kapag bumoto sila sa hindi mo kaalyado, demonyo ang iboboto nila. Okay, bigyan kita ng chance. Hindi mo sinabi si BBM. Oo, siguro nag-overreact kami. Sino palang demonyo sa mga kandidato? Sige nga, pangalanan mo. The moment na hindi ka makapagpangalan yan, ibig sabihin, alam mo kung sino. Sige daw, be. Kau talaga, Gascon. Okay, sabi niya, imagine si Jesus daw pinatay ng paring Katoliko, ha? Si, yan ang papalit kay Mocha? Really? Ako ang papalit kay Mocha? No. Bakit ko papalitan si Mocha? Kung anong diskarte ni Mocha, wala kong karapatang pumalit sa kanya. Magsama man ang gagawin niya o mabuti man ang gagawin niya. Iba si Mocha, iba rin ako. At iba ka rin. Kaya yung term mo na sabi mo papalitan ko si Mocha, I never have any intention to capture the mind of the Filipino people as a vlogger. But I do believe that this is my responsibility, my social responsibility to enlighten the mind of the Filipino people na mali ang ginagawa ninyo in terms of spirituality. I don't care what kind of person you are. I don't hate you, Mr. Gascon, but I hate your actions because yung mga tao na walang kaalam-alam at sunod na lang ng sunod sa inyo, akala ninyo kayo yung tama. Kapag magkomentaryo kami sa isang pari na katulad mo, first and foremost, Mr. Gascon, I never generalize it. Ngayon, kung sinabi mo na hindi nagpapatay ang paring Katoliko, sino pala? Kasi during that time, wala mang Katoliko na relihiyon sa Biblia. Malamang, hindi kayo ang nagpapatay. Pero, saan kayo nag-pattern ng pananampalataya ninyo? Bakit hindi nyo yan ma-reconcile? Bakit hindi nyo maamin-amin? Ako, kahit kaharap ko si Santo Papa, kahit kaharap ko si Cardinal Advincula, tatanungin ko yan. Sino ba, saan ba kayo nag-pattern? Inutos ba yan? Oo, inutos ni Jesus Christ. Humayo kayo, di ba mga apostoles?
Di ba saan kayo nanggaling? Saan kayo nagano? Di ba? Kayo ang mga mamahayag ng salita ng Diyos? Kayo ang yung mag-evangelize ng mga tao? Okay, kung ayaw mo matanggap-tanggap, ngayon, sino ngayon? Di ba leader man ng simba? Mga pare man ng sila? O, kung hindi man pare, anong tawag mo pala sa kanilang Nicodemus, high priest? Kala ko bright kayo. But I never question your human intelligence. Wisdom to wisdom lang tayo, Mr. Gascon. Alam ko, kung naririnig mo to, pakinggan mo to. I don't hate you, but I don't like your actions. Ngayon, kung ganun ka magsalita, nagugulat lang kami. Kasi ang isang alagad ng simbahan, ganito magsagot. Ganito kabastos. Kaya ngayon, tingnan mo. Ito ha, bakit? Maraming, hindi ako nagsasabi ng bastos ka. I amplify the message of the Filipino people, some Filipinos, against you. Kasi you consider yourself as a public figures now, right? Sika, kuan ka eh. Diba? And take note, hindi ako nagka-catch ng attention dito. Hindi ka pa sumulpot sa social media, Mr. Gascon, hindi pa kita, nagsasalita na ako sa social media. Okay? Hindi lahat na nagsasalita sa social media, karangyaan, or what they call this, pagiging famous, ang habol. Nandito lang kami para paliwanagan ka, para paunawaan ka. Hindi kami magtuturo sa iyo. Ako, I don't have any intention to teach you, Mr. Gascon. My intention is to what? Enlighten you. Let you understand. Okay? Ngayon, ito pa. Sige, seek mo yung guidance ng Holy Spirit para nang sa ganun. Sabi niya, kaya iho, mag-aral ka muna ng history. Really? Kung ang talino mo, Mr. Gascon, kinuha mo sa history, I am very sorry. Mas marami ang hindi nakasulat kaysa nakasulat, Mr. Gascon. That is why, kung pabasahin mo ako ng history, I am very sorry. Hindi ko po iti-take po yan. And first and foremost, I am a history teacher also. Pero hindi ko po yan sinasabi. Hindi ko yan pinagmamalaki. Why? Wala kaming alam eh. Ikaw may alam ka. Pero kung ipaalan mo ang history lang, my God, ang premise ko sa iyo, Mr. Gascon, and whether you like it or whether you like it very much, mas maraming hindi nakasulat kay nakasulat. Tandaan mo yan. At yung mga nakasulat na yan, pinalitan na yan. Pero yung hindi nakasulat, hindi mo maaaring palitan yan. Tandaan mo. Sa librong totoo, wag sa TikTok. First and foremost, in my how many years of existence in social media, hindi po ako nag-TikTok. Hanapin mo kung nag-TikTok po ako. So, ibig sabihin, ganito palang father, ikaw po ay isang paring ubod ng sinungaling or ubod ng kasinungalingan. Okay? Naintindihan mo. Ha? Yung sinasabi mong history, niritoke nyo na yan. Niritoke na yan ng ibang mga academicians. Kaya wag mo kaming pabasahin ng history. At yung sinasabi mo na magti-TikTok, anong sabi mo dito? Sa librong totoo, wag sa TikTok. Hindi po ako nanonood ng history sa TikTok. Tandaan mo yan. And wala akong balak mag-TikTok at wala po akong account sa TikTok. Now, ikaw na rin sabi niya umamin, ako daw umamin, na kung walang social media, di ka mapapansin. Really? Tapos, nagpapapansin ka lang. Really? Saan ako nagpapansin? Sa iyo? Ngayon, halimbawa, napansin ako ng tao, ano makuha ko? Kung hindi ako napansin ng tao, ano makuha ko? Really? Sa iyo mismo nang galing? O ikaw yung nagpapapansin? Mr. Gascon, kung nasa social media ka, oo, pasalamat kami may social media. Kasi alam mo kung bakit? Sa mga big mainstream media, hindi po pinapansin ang ordinaryong Filipino. Okay? Ngayon, oo, pasalamat kami may social media. Pero, tandaan mo, huwag mong gamitin yung premise na nagpapapansin lang po ako. Tandaan mo yan. Okay? Hindi yan reading between the lines. Okay? A fish is caught in the mouth. Yan. Really? Ang mga ordinaryong tao, ipahalin tulad mo sa isda. Tandaan mo, Father, ikaw ang malangsa. Hindi po ako.
Tingnan mo, look at the people. Kung magaling ka at karespe-respeto ka at kapakipakinabang kang alagad ng simbahang Katoliko, walang taong nagagalit sa iyo. Kami mapapansin pa namin because wala kaming tinatawag na spiritual responsibility. Pero ikaw, Mr. Gascon, pari ka na naturingan, formator ka o ng pagkatao, human formator ka, pagkatapos ganyan ka magsagot. So, sigurado ka, nahuli mo na ang isda sa kanyang bunganga? Really? Hindi ko po nakita, Father, na nangmingwit ka. So meaning, hindi ka po nakahuli ng isda. Tandaan mo yan. Now, sa totoo lang, naawa talaga ako sa iyo. Wow! Salamat, Father, at naawa ka sa akin. Kung naawa ka sa akin, anong ginawa mo? Anong dapat mong gawin? Okay, di ba? Bago ka dapat mag-post, o tingnan mo ako, bago ako nag-live, in-inform kita. Okay? Eh kaya lang, hindi mo ako mapapakomment sa social media mo eh. Okay, sa'yo yan. Bakit katakot? Bakit exclusive mo sa mga friends mo ang Facebook mo? So takot ka na mabanata ng mga tao na against sa prinsipyo ninyo? Ganon ba yon? Oh? Sabi niya, isa kang biktima ng bulok na edukasyon sa Pilipinas. Really? So ano klaseng edukasyon ang dinala niyo dito sa Pilipinas? Society of Jesus. Sigurado ka? Sino bang nagdala dito? Di ba Jesuit? Nagdala ng education dito sa Pilipinas? O baka may ambag kayo? Ha? Wala, Father, Mr. Gascon. Kung ganyan lang, Diyos ko, Lord. Alam mo sa totoo lang, kami ang nahihiya sa iyo. Akala ko ba, credible yung mga salita mo? Eh bakit i-private mo yung account mo? Para hindi ka makomentaryuhan ng mga taong against sa iyo? Tapos, kayo na mga manunood dyan na nag-comment ha, isa-isahin ko, basahin ko kung ano yung mga comment ninyo. Pero bago ko basahin, nag-message ako sa inyo. Sabi niya dito, baka naman lagi kang nababayabas nung nag-aral ka pa. Mr. Gascon, hindi ko po sasabihin sa iyo dito kung ano po ang nag-graduate ko. Hindi ko po sabihin sa iyo kung ano po yung natapos ko. Hindi ko po sasabihin sa iyo kung anong level po ng edukasyon o antas ang naabot ko. Hindi po ako katulad mo. Mayabang ka sa kung anuman po ang naabot mo sa buhay. Sabi niya, advice ko sa iyo, isip-isip, basa-basa ng totoong babasahin, hindi FB o TikTok na magkaroon ng kaalaman. Sabi pa nga ni Kuya Kim, knowledge is power. Pero, remember Father, pari ka, ordinaryo lang ako. But I don't believe your knowledge. Why? Knowledge is a product of human intelligence, while wisdom is the one given by God. Kung nang pinaniniwalaan mo, unang pinaniniwalaan ko. Kaya for me, Father, or Mr. Gascon, wisdom matters most than the knowledge that your power came from. Nagets mo? Kung matalino ka, nagets mo yung sinasabi ko. I don't need knowledge for me to have a power. What my needs is wisdom. Sige daw. Alam mo, Father, or Mr. Gascon, nagpapakapalmukha ka na lang sa mga comment ng mga tao. Imagine, pastol ka ng simbahang Katoliko, tapos ganyan ang iyong pananalita. For example, meron kaming kasalanan na ginawa sa kapwa namin. Ano po ba ang dapat niyong gawin? Diba, Father? Nagets mo yon? Now, para sa kaalaman mo, Father, ano ang ibig sabihin ng priest? An ordinated minister of the Catholics, pwedeng Orthodox or Anglican Church, having the authority to perform certain rites and administer certain sacraments. Kahit saan po yan nakalagay po yan, whether sa libro na binabasa ninyo
sa pampleta ninyo or sa social media account, andyan po yan. Hindi naman po sigurong mali ang definition ng pare. An ordained minister of the Catholics, na ordinahan na ministro ng Katoliko, either Orthodox, pwede rin, or Anglican Church, having the authority to perform certain rites and administer certain sacraments. Ano yung mga sacraments? Sacraments of baptism, sacraments of confirmation, sacraments of what we call this, ano pa ba? Ang daming mga sakramento. 7 sacraments yan eh. Kumpirma, bunyag, kasal. Oh, kayo na yan ang mag-research. So, what is priest? Ano bang sinasabi ng pari sa Biblia? A priest is required to act as a mediator. Kayo dapat na mga pari ang magrepresenta the divine being. Oh? Represent the divine being to his subject. Sino yung mga subject nyo? Kami. Kami na mga mananampalataya. Para makabalik kami sa sabakan o sa sinapupunan ng Panginoon. Pero sa ginagawa ninyo, na-perform nyo ba ang responsibilidad ninyo bilang mediator? Kasi you are required to mediate. You are the one who represent the divine. At sino yung represent the divine na yan? Mapa-Anglican ka man, mapa-Catholic ka man, mapa-Orthodox ka man, you are the one supposed to be who represent the divine, God being, or the divine being to his subject. Sino yung subject? Kami. Para makabalik kami sa sabakan ng Panginoon. So meaning to say, you are what we call this, the ambassador. Kayo yung mga pinili. O kung baga kayo yung mga sakyanan or instrumento ng Panginoon, na kayo yung pinili na magserbisyo sa mga tao at magrepresenta sa Kanya in His behalf. Pero sa mga pinapakita ninyo, do you think? Did you already perform your duties and responsibility? You are required to act as a mediator. Hindi nyo nga masaway-saway yung kapwa nyo, pari. Di ba? Yung mga kapwa nyo, pari, na walang ginawa kundi yung mag-sermon sa simbahan about politics, siraan yung mga tao. Ha? Kayo yung mga nagsasabi, nagwawali ng mga magagandang balita, pero alam mo, Father, wala kaming natutunan because you just simply copy the jargons from the Bible that you are reading. Now, ngayon, ano dapat ang mission nyo? Your duties include teaching the gospel. O, di ba? Nagtuturo. Okay, nagtuturo kayo ng Biblia. Hindi ba kayo pwede makapagturo ng gospel, ng salita ng Diyos, without degrading others' personality by not mentioning their name but influencing people to think what you are thinking? Diba? Kayo dapat yung nagbibinyag, administering the sacrament. Yung 7 sacrament. Nagbibisit kayo sa mga member ng simbahan. Nag-o-order kayo. Oh, nag-o-orden. And do missionary work. So, ganun na ba? Ngayon, ang trabaho ng pare? Diba kayo yung mga pare, officer or minister who intermediate between the bishop and the deacons, then kayo dapat ang mag-represent sa divine being, which is God. Correct me if I'm wrong, Mr. Gascon. This is just simply a matter of question. Wala pa kasi nagtanong sa iyo eh. Kasi alam mo kung bakit? Sige, mamaya sabihin ko sa inyo. Ang pagkapari, priesthood is for the blessing of all men, women, and children. Biyaya kayo sa pamamagitan ng inyong pagkapari. Okay? Kami ay nakakatanggap yung mga ordinances of the gospel. Tapos nakumpirmahan kami. Nabaptism kami. Okay, naintindihan namin ang sakramento. Yung mga
temple ordinances, yung mga panuntunan ng simbahan, okay, including yung mga selling for time and all eternity and work for the dead, yung mga pagbadlis, lahat-lahat, trabaho nyo yan. Pagkatapos ngayon, ang ginagamit ninyo, salita ng Diyos para sirain ninyo ang kapwa ninyo tao? Oh my God, Santissima Trinidad. Ganun ba? Katalino? Ikaw? Ganun ba ang pari? Sa pinapakita ninyo, do you think okay na yan? Maganda na ba yan? Role model na ba kayo? Ehemplo na ba kayo? Ha? Ehemplo na ba kayo? O come on, Father. Or Mr. Gascon. Alam mo, sa totoo lang, ordinaryong tao lang ako. Hindi ako katulad mo. So dapat, lawakan mo ang pag-iisip mo sa mga katulad namin. Remember, I don't hate you as a person. But I don't like your actuations as a priest. Kasi alam mo kung bakit? Ang mga pare, ginagalang po sana yan. Nagkataon lang na ikaw ay hindi ka po kagalang-galang. Pwede mo namang sabihin, hindi naman namin hindi. Pero kapag sinagot mo na hindi mo hinging, nagalangin ka, oh, that's too much. Diba? That's too much, Mr. Gascon. Oh. Oo, doon tayo. Hindi mo nga tinawag si BBM na demonyo. Eh, ang tanong ko naman, sino pala ang demonyo? Can you please name? Guide us. Enlighten us. So, ibig sabihin, sino ba yung kinalulugdan ng Panginoon? Si Vice President Lenny Robredo? Ganun ba yun? Kung basahin mo yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo, matitake mo? Eh, bakit ako hindi mo ipa-comment? Oh, bakit i-private mo? Di ba? Oh, tingnan mo ha. Ano ang comment ng mga tao sa iyo dito? Anong comment ng mga tao? Wala naman problema, Father, na mangialam kayo sa politika. Pero yung pagdikta kayo sa tao ng ibuboto at sabihin ninyong huwag na magsimba kung sa demonyo din lang buboto, ay hindi salita ng husay na pari yan. Kaya huwag kayong magpalusot. Anong tingin mo sa mga nag-comment? Diba? Ganyan ba yung turo? Tapos sabi mo dito, sabi niyo na hindi salita ng husay pa rin. Sabi mo, opinion mo yan, pero sa akin, kung ang gawa mo ay kataliwa sa 10 utos at ebanghilyo, walang nangyayari sa pagsimba mo. Sigurado ka ba na sinusunod mo ang 10 utos ng Diyos? Kaya nga sinabihan ka ng tao dito na shame on you, Father. Yan yung mga rason kung bakit naintindihan ko yung papa ko na lumipat na lang sa ibang relihiyon. Oh, yan ang sabi ng mga para, this is not my words. Basahin nyo dyan. Alam mo, Father, matalino ka eh. Psychologist ka. Ano pa nga sabi mo, psychologist ka? Diba? Alam mo, kung sinasabi mong naaawa ka sa akin, parang ako ang magsabi sa iyo na kawawa ka. Kasi alam mo kung bakit? Nilamon ka ng makamundo mong katalinuhan. Nilamon ka ng kung anong kalagayan meron ka. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, you are untouchable. Ang tingin nyo sa sarili nyo, hindi kayo kayang pagsalbihan. Kung noon, natatakot ang mga tao magkomentaryo kasi i-excommunicate ninyo, ngayon, hindi na pwede. Kasi alam mo kung bakit? Nakakahiya. Nakakahiya na ang isang mga katulad ninyo komentara ng mga ordinaryong tao sa lipunan. Kayo dapat yung nakakaalam kung ano man yung spiritual responsibility po ninyo. Alam mo, Father, sa totoo lang, I don't consider you as my enemy. As a matter of fact, yung sinasabi mong naaawa ka sa akin, mas parang ako yung naaawa sa iyo. Kasi alam mo kung bakit? Ang dami-dami ng hindi magandang kinukomentaryo sa iyo, pare, ikaw pa naman ang simbahang katoliko. Kung lahat ng pare, ganyan, kami mga katoliko, pwede naman din ba namin sigurong sabihin mag-alis ka na sa pwesto mo?
Tanggalin mo yan. Abito mo. You don't deserve to be called as a shepherd of human soul. Hindi ka magandang pastol. Hindi ka sugo ng Diyos. Kaya huwag mong ipang maglaki na bago mo tinanggal yung lisensya mo bilang palengke. Diba? Bilang nagtatrabaho sa palengke, bago mo tinanggal yung lisensya mo sa palengke, kasi na-mention mo man yan, bago ka tinawag ng Diyos. Sigurado ka ba na tinawag ka ng Diyos? Lahat ng teaching ninyo, sinasabi nyo, sa Diyos lang galing, sa Diyos lang galing, sa Diyos lang galing. Alam mo, mas maniniwala pa ako sa nitibo sa bundok na hindi nakapagsimba, hindi nakapagbabasa ng Biblia, pero kapag magtrato sa kanyang kapwa, may kasalanan man or wala, kalugod-lugod sa mata ni Bathala. Pero kung ganun lang, Diyos ko, Mr. Gascon, your premise, pinagtatawanan mo, pinag-anuhan mo, reading between the lines, can you please enlighten yourself? Ah, oo, andun na tayo, hindi ka nagbanggit na demonyo si BBM. Pero, maalis mo ba sa mga tao? Sino ba ang tumakbo para talunin lang si BBM? Di ba si Vice President Lenny Robredo nakatabi mo? Pero anong sabi ni Bongbong Marcos? Tumakbo siya, hindi naman po para talunin ang mga tao, ang isang tao eh, kundi para paglingkod sa bayan. Tapos magsabi ka pa na huwag na magsimba kung sa demonyo din lang buboto. Tapos ngayon sabihin mo kapag may mag-comment, hindi naman si Bongbong Marcos, e most of the peer person. Ha? Kaya Mr. Gascon, kung halimbawa ganun nakataayog ang pag-ano mo, ang pangunawa mo, kasi marami kang degree, sinabi mo marami kang laude, di ba pinagyayabang mo, tapos ganun lang pala kaikli ang tornilyo sa utak mo. If you are a psychologist, please, psycho yourself, Mr. Gascon. Kasi alam mo kung bakit? Kahit magharap pa tayo sa harap ni Santo Papa, kahit magharap pa tayo sa harapan ni Cardinal Advincula, sasabihin ko talaga ito harap-harapan sa iyo kung paano ka tinawag ng Diyos. Ha? Sabihin mo dito, huwag na magsimba kung sa demonyo din lang boboto. Hindi yun. Hindi yun salita ng mahusay na pari. Salita yun ng pari na personal. Nauunawaan namin kayo kasi tao lang kayo eh. But that's not an excuse for us not to give our constructive criticism. Ha? Anong sabi ko dito, Mr. Gascon, bago ako nag-live? Okay? Kasi hindi ako makapag-comment sa iyo. Hindi ako makapag-comment sa iyo eh. Kasi alam mo kung bakit? Yung private mo eh. Oh. Pero anong sabi ko dito sa iyo? Actually, yung post ko. Hello po, Father. Talagang nag-abala po kayo sa akin. Sabi ko, sa totoo lang po, hindi ako nagbabalita. Nag-comment on po ako sa action mo bilang pare. Siguro, ikaw din nagpapahayag ka din ng opinion mo. But anyway, accept ko ang post mo about me. Pero po, makinig ka ulit sa sasabihin ko sa iyo. Salamat, God bless, Father. Para malaman mo, Father, at dagdag po sa kaalaman mo, hindi ako ang nagsulat ng headlines. Trabaho yan ng vlogger na hindi ko kilala. Okay? Hindi mo ba naisip na kinuha niya video ko para ilagay sa vlog niya as a content? Father, mag-isip po kayo. Kala ko po matalino ka. Amen. Yan po, Father, ang natutunan mo sa iyong vocation at formation bilang pare. Ang alam ko kayo ang nagtuturo ng kabutihan at mas malalimang espiritual na aspeto ng tao. Pero Father, Mr. Gascon, may panahon pa naman. Baka po nadala ka lang ng makamundo mong katalinuhan. Kaya kahit alam mo sa sarili mo na may mali kang ginawa sa mga pahayag mo, hindi mo matanggap. Dahil sanay po kayo na ikaw lang ang tama. Father, akayin mo ang mga tao sa tamang landas at asal. Huwag mo masyado ipakita sa tao na hindi ka karapat-dapat magdala ng balita ng kaligtasan at mga salita ng Diyos, Father. Salamat po. Yan yung advice ko sa iyo.
binasa ko po yan at lagay ko po yan sa Facebook, sa Messenger mo. Okay. Ngayon, gusto ko lang po ang attention. Itong si Ma'am Celine Magat Lopez. Sabi ni Ma'am Celine Magat Lopez, mas gusto kasi sumikat kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Tapos sabi mo pa dito, hahaha, pinatulan ang comment ko, may nag-PM sa akin. Para malaman po ninyo, Ma'am Celine Magat Lopez, ako po ang nag-comment sa iyo. Hindi po ako bogos. Sinabi ko nga sa iyo eh, in-invite pa kita eh. Diba? Anong sabi ko sa iyo dito? Hindi ko po hangad sumikat, Ma'am. Salamat po. Sabi ko, opo, need ko po kasi, Ma'am. Need po kasi, Ma'am. Hindi kasi hayaan ni Father na makakomment ako eh. Diba? Nanood po kayo sa live ko, Ma'am. Invite kita, salamat po. Kasi kami na mga Katoliko, hindi po nagsasalita para manira ng tao. Hope tinuruan po kayo ni Father ng magandang asal. Siguro tinuruan ka ni Father ng magandang asal, kaya yung nakita mo, nagpapasikat na ako dito. Ano makuha ko, Ma'am, kapag nagsikat ako? Hindi nyo lang matanggap-tanggap na ang simpleng ordinaryong tao makapagsalita at makapag-isip at makapagsabi kung ano yung dapat sabihin ng mga tao na talagang galit na galit sa inyo at rinding-rindi na sa inyo at wala ng karespe-respeto sa mga katulad ninyo na mga pari. Hindi ko po nila lahat. Masakit, masakit sa puso at isipan ninyo na ang kapwa nyo Katoliko tinitira kayo. Ngayon, kung tinitira kayo ng mga leader ng simbahan, ng mga bastos, walang kwenta, pag sinabihan kayo ng tao, anong dapat ang igaganti ninyo? Di ba ipanalangin nyo kami? Pero anong pinapanalangin ninyo? Siguro pinapanalangin nyo kami, mapunta kami sa impyerno. Ganon ba yon? Nung nagkasala ang mga tao, nung panahon na pinatay ng mga tao si Hesus Kristo upang matupad yung nakatadhana sa kanyang buhay, iniwan niya ba yung mga tao? Di ba hindi? Inalay niya yung kanyang buhay para iligtas? Di ba modelo niyo si Hesus Kristo? Anong ginawa ni Jesus Christ? Di ba nagpalansang siya sa cross para maligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan? Pero anong ginawa ninyo? Instead na tanggapin ninyo na may mali kayo, ano pang ginagawa ninyo? Di ba pumapatol kayo sa ganitong klaseng usapin? Nakakahiya, di ba? Di ba, Father? Or Mr. Gascon? Ganun na ba katalino? Ganun na ba? I am not... We're not talking here about intelligence here. Kasi ipapahiya ng mga walang pinag-aralan ang mga may pinag-aralan. Darating ang panahon, Father, yung pinag-aralan mo, mawawalang kwenta yan at mawawalang bisa po yan sa mga taong walang nakapag-aral. Kasalan mo kung bakit? Puro ka dito, hindi ka marunong gumamit dito. Kaya kahit anong pang salita ng Diyos ang ibalandra ninyo, kahit anong pang kapitulo o versikulo, yung mga taong hindi na po gusto kung ano yung mga ginagawa ninyo, hindi naman po sa lahat. So kamakatulad mo, okay, yan po dapat ang pagnilay-nilayan mo. Tanungin mo ang sarili mo na ikaw, nagserbisyo ka sa simbahan, you are a formator, kasi sinasabi ka naman dito na human formator ka, ikaw yung nag-director of human formation sa San Jose Acad Seminary, so di ba dapat, kayo dapat? Tapos nagbubunyi ka pa kapag may mag-comment na hindi maganda. Ang tiyaga mong mag-comment, kasi matalino kayong sabi mo. Look at you, Father. I want you to see yourselves in the mirror. Kasi kapag akong sinabihan mo, matagal na. I am not perfect. Ah? Sa totoo lang, I am not perfect, Father, or Mr. Gascon. I commit a lot of mistakes in my life. People, God created persons, and that person subject to be corrected. Hinayaan ng Panginoong magkamali ang tao upang matuto. Kami, willing kaming tanggapin kung ano man yung mga pagkakamali po namin. Na hindi po magpunta sa inyo para mangumpisal. Idirekta namin sa Panginoon sa pamamagitan ng aming konsensya. I am not supposed to comment sa teaching ng Roman Catholic. But because of this, I will devote my time to explain to the people kung gaano kayo kagarapal. Hindi naman po lahat. Kaya yung sinabi ninyo na tinawag kayo ng Panginoon, katangahan. Kasi kung tinawag kayo ng Kapanginoon, kahit anong sakit ang pagdadaanan ninyo sa galawa, sa salita, hindi po kayo gumagawa ng ganyang klaseng bagay. Akayin nyo kami sa tamang landas. Kung halimbawa mali man ang komentaryo namin sa inyo, bakit hindi nyo kami kayang i-message?
Dahil hindi nyo kayang pag-aksayahan ang isang katulad namin na nagpapansin lang. Kung halimbawa narinig kami ng mga tao sa social media, nagpapansin na kaya ka kami kaagad. Alam mo, Mr. Gascon, alam ko wala kang namang dream o wala ka namang ambisyon maging kardinal o wala ka namang ambisyon na magiging santo papa. O mas lalong wala kang karapatang maging santo. Sa totoo lang, kahit hindi po ninyo anuhin, remember, kayong mga nasa simbahan, ito yung sinasabi ko sa inyo, kayong mga nasa simbahan, di ba dapat pag-ingatan ninyo ang trabaho ninyo? Di ba dapat pag-ingatan ninyo ang pagkatao ninyo? Pag-ingatan ninyo ang inyong gawa, inyong gawi, inyong kilos, sapagkat nakamasid ang sambayan ng Kristiyano sa inyo. Ang mga mananampalataya, hindi lang ang Roman Catholic. Hindi lang mga Romano Katoliko. Pero, Father, or Mr. Gascon, may panahon pa para pag nilay-nilayan mo. Wala kami nakikita eh. Ako personally, sa totoo lang, malaki ang paghanga ko sa mga pare. Pero, hindi ko naman kinukomentaryuhan yung ibang mga pare eh. Kaya huwag sabihin na lahat sila. Kasi alam mo kung bakit? Kung galit ako sa mga pare, galit ako sa Roman Catholic, hindi ko po ipagmamalaki na Roman Catholic ako. Pero nananalaytay pa rin sa puso ko at sa diwa ko yung pagiging Roman Catholic. Pero kung ganyang klaseng pastol ang palagi naming makikita sa social media dahil nilamon ng sistema ng politika, paano pa magiging masaya ang kaluluwa at ang katilingbang Kristiyano? Ang GKK, ang gagmay ng katilingbang Kristiyano. Ang sambayan ng Katoliko. Kayo, hindi kami ang yumuyurak sa relihiyong Roman Catholic. Kayo. Katulad mo. I am not supposed to lecture you because I am not worthy. Nahiya nga ako mag-lecture sa iyo eh. But when you listen to my words without using your mind, instead using your heart, kasi yung heart po natin nandyan po yung gitna, yung tainga po yan eh. Maiunawaan mo kung ano po, kung saan po ako nanggaling. As a matter of fact, I don't know you. I don't have any intention to hate you. Because sabi ko nga, sa mga previous nga live ko, I don't hate people. I hate actions. Kung walang naglakas ng loob na makapagsabi at makapagsalita sa iyo, tanggapin mo na mayroong nagsasalita tungkol sa iyo, pero hindi po sa inaaway ka. Kung di sa pinapaniwalagan ka na kayong mga pare, katulad mo, huwag kang magdikit ng dikit. Ikaw dapat mag-advise niyan at magpayo sa sarili mo. Kung nauunawaan mo kung anong ginagawa mo, manalangin ka. Di ba Diyos ang tumawag sa iyo? Bakit hindi mo tawagin ang Panginoon? Kung nakaya kang tawagin ang Panginoon, bakit ikaw hindi makakayang magtawag sa Panginoon para nang sa ganun pumasok siya sa kaibuturan ng iyong puso at maunawaan mo ang mga tao kung bakit ganun ang mga message sa iyo? Alam mo yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo, Mr. Gascon? Parang kung sa pagkain, hindi kayang kainin ng aso. Parang ako nga yung nahihiya. Yung pari, sinasabihang bastos. Diba? Yung pari, sinasabihang bad. Tapos pagsagutin mo in a philosophical way. Dahil akala mo, ikaw lang nag-aral ng ganyan. Sila din. I'm speaking. Ha? In behalf of people who are against your actions as a priest. Di ba dapat magpasalamat ka? Kasi kung walang concern yung mga tao sa'yo, hahayaan ka. Di ba? So ganun lang. Ang tanong ko sa'yo, anong klaseng tinawag ka ng Panginoon? Sigurado ka ba 100% tinawag ka ng Diyos?
when you are using philosophy, philosophical statement against the one who commented your post in social media, ang tanong ko, ako naman ang magpilosopo sa'yo, pero I need facts. Paano ka tinawag ng Diyos? Sigurado kang Diyos ang tumawag sa'yo? Alam mo, Gascon, kung Diyos ang tumawag sa iyo, di ba nung sabi ng Diyos, kapag sinampal ka sa iyong pisngi, sa kanang pisngi, sa kaliwang pisngi, di ba itaya mo ang kanan? Pag binato ka ng bato, di ba batuhin mo ng tinapay? Sa ginagawa mo ngayon, binabato ka ng tao, ng bato, kasi nasasaktan ka, pero hindi ka naman nasasaktan, psychologist ka sabi mo eh. Paano ka masasaktan? You're in denial. Right? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Alam mo yung ibang mga pari, pinagtatawanan ka. Ang tao ngayon, Gascon, madali po makakita ng kung ano yung mga nangyayari. Kaya lang, imagine, kayo dapat ang mangaral sa amin, kami pang nangangaral sa iyo. Yan ang hindi mo matanggap-tanggap. Tapos tanungin mo pa kung anong klaseng education ang nakuha namin sa Pilipinas. Wow! Sigurado ka? Ganun na ba yun? Ganun na ba? Katalino? Ang utak mo? Mag-aral ka muna ng history sa librong totoo, wag sa TikTok. Ikaw na rin umamin na kung walang social lang naawa talaga ako sa iyo. That's already ad hominem. Di ba ikaw nga yung nagpapansin? Your motives, Mr. Gascon, can be easily perceived. Oh, di ba? Tanggal na naman ang connections natin. So, basahin ko ito. Siyempre, nagawala-wala naman ang signal natin. Pasensya na. Maraming salamat sa mga nanonood. Hello. For your information, your internet connection was restored. Pasensya na. Hindi na maganda ang signal eh. Pag nagko-comment tayo. No worries. Hindi tayo ano dito. Naturingan mga alagad. Sabi dito, naturingan kang alagad ng Diyos, pero kung makapaghusga sa kapwa, masahol pa sa mangmang. Ito, message po ito ng isa sa mga nanonood. Yan ang sabi, hindi ako. Mabuti pa yung taong mangmang dahil malapit sila kay Amang Bathala. Pero kayo na mga may alam, katulad mo, Mr. Gascon, sabi ni dito, isa ako at ang buong pamilya ko devoted po kami bilang Katoliko sa mga gawaing simbahan. Nang bigla po kami sa pagpasok ng simbahan dito sa amin dahil hindi na magagandang balita na galing sa Panginoong Hesus ang ibinabalita. Puro na lang puna sa hindi nila nagustuhan sa susyudad. Kaya sa bahay na lang po kami sumasamba at nagdebusyon direct sa mahal na Diyos. Oh, ganun. Yun ba yun? Yan bang gusto ninyo? Sa bagay, established na kayo eh. Malaki na kayo eh. Malaki na tayong relihiyon eh. Kaya kahit anong sabihin ng isa sa mga tao na ayaw sa inyo, di ba okay lang? Hindi nyo na pinapansin yon, kasi ang tingin niyo hindi nakawalan. Tapos magsabi ka pa, iniwan ang 99 dahil lang sa isa. Pero ipagpalagay natin, ngayon, taliwas kami, for example, oh, di ba dapat akayin mo ako? Dapat iparamdam mo ang concern mo sa akin kung halimbawa nagsasabi ako ng mali tungkol sa iyo? Ganun ba yung approach ngayon? Matanggap ko pa kung hindi pare. Pero ikaw, pare ka eh. So, what you gonna do? Ano ba dapat mong gawin sa amin? Or sa akin, for example. Kasi sa tingin mo, mali ako. Is that one way of correcting? Is that one way of... Yan ba yung ways of educating and enlightening the minds of the Filipino people under the banner of spirituality?
Do you think ako lang kaya ang discontented sa iyo? Do you think ako lang ang may tinatawag na dissenting ideas? Siguro ako lang yung naglakas ng loob magsalita sa social media through live. That's the reason why I challenge you. Magsagutan tayo, hindi tayo mag-aaway, ipano mo yung punto mo, makinig ako. Diba? Diba wala kang ang lakas ng loob? Kasi you don't know how to accept that you commit mistakes. Kasi akala mo, dahil sa degree mo, akala mo dahil sa naabot mo, sa status mo ngayon, bilang pare, akala mo lahat ang linis-linis ninyo. Mahiya naman kami. Ay nako. Pag ganyan, ewan ko lang. Sabi ni ano dito, sabi ni Trixie. Sabi naman ni Aida Rodriguez. Sarap lagyan ng maraming sili ang bibig ng damuhang na yon. Really? Kayo nanonood kayo sa akin. Aida Rodriguez. Sabi naman, kulang daw sa aruga po, Father James. Ikaw, Jane Melton Antonio. Inaruga ka ba ni Father James? Ni Father James Oy Gascon? Hindi nga kayo makapag-comment. Hindi nyo nga kami paipa-comment dito. Pero anong mga comment na mga tao sa inyo? Alam mo, Father, ang mga tao na sa tingin ninyo nagkakasala sa Diyos at sa tao, kayo dapat ang instrumento upang magkaroon ng kapatawaran. Pero parang sa ginagawa ninyo, my God, your credibility as a priest are already tainted. Wala ka nang ipagmalaki. Kahit ilang milyon kapatawagin ng Panginoon. Ako personally, sa totoo lang, I'm so very thankful. Why? May mga pare pa rin akong kilala na hindi katulad mo. Hindi po namin nilalahat, Father Gascon or Mr. Gascon. Ikaw lang ang nakita naming pare na kung saan, ha? Taliwas ka na ata. Sabihin mo pang hindi yung mga tao hindi nagsusunod sa 10 utos ng Diyos? Ikaw, gano'ng kakasigurado sinunod mo ang 10 utos ng Diyos? Dahil pare ka? Dahil pare ka, may karapatan ka na magsabi na hindi sumusunod sa 10 utos ang mga tao na taliwas sa paniniwala mo? Ha? Sigurado ka ba na yung panalangin mo pinapakinggan ng Diyos? Anong paya pinalangin mo? Yung mapahamak? Yung magmukhang mangmang at magmukhang walang alam ang mga tao na hindi po naniniwala sa inyo? Ikaw ang may lakas ng loob na magsabi, you did not mention my name, but I presume because you are against your principle. That's the reason why I commented. I reacted. Tapos ngayon, okay, given, ginpost mo. Ito yung maganda. Kasi alam mo kung bakit? Binigyan mo kami ng reason para ipaalam at sagutin kung ano po yung mga nasa kalooban mo. Pero alam mo, Mr. James Oy Gascon, kahit harapan pa tayo ni Santo Papa at ni Cardinal Advincula, mawawala yung pagkapari mo. Lalabas ang pagkaano, ang pagkasungayan ninyo. Kasi alam mo kung bakit? Hindi nyo na ako masasagot pa nang hindi kayo magagalit. Hindi ko kayo ininsulto. As a matter of fact, I recognize your degree. Binasa ko kung ano yung natapusan ninyo. Diyan pa lang, you are a university lecturer of Ateneo de Manila University, Loyola School of Social Sciences. Nagkaroon ka pa ng Diploma Course Director, Chaplain at Catholic Safeguarding Institute. Ikaw po ay isang Society of Jesus. That's why ang lakas ng loob mo na questionin ang education system ng Pilipinas. Mm.
Di ba? Anong sabi mo dito sa post mo? Huh? Anong sabi mo dito sa post mo? Ay nako, Father. And for your information, hindi ko sinabi na tanggalan ka ng lisensya. Nagpapanukala pa lang po kami na sana tanggalan ka pa ng plataforma bilang pare. You don't deserve to be called as a father. Kaya lang, sabi mo, edi wag mo kaming tawaging pare, mister na lang. Nabasa mo yan, hindi mo sinabi sa akin, pero binasa ko yan. Oh. Alam mo, Father, or Mr. Gascon, kung nagpaparespeto ka lang na pagkapare, edi sana hindi dapat nag-isip yung ibang mga pare na nadamay sila. Kayo lamang po ang nagpabaho-baho sa simbahang Katoliko. Minsan nyo nang, minsan nyo nang pinagkanulo ang mga tao gamit ang salita ng Diyos. Kaya mag-i-intervene kayo. Hindi nyo matanggap-tanggap. Kahit reviewin po ninyo yung sinabi ko, nasaktan lang talaga kayo. Kung baga na ano lang talaga yung ego ninyo. Diba? Tapos sabihin ninyo, troll. O kami, hindi kami troll. Ako, hindi ako troll. Bakit? Diba? Kayo, bahala kayo. Diba? Masambit-sambit ba namin? Inaawasan nga namin ibanggitin na, okay, bahala kayo kung sino yung suportaran ninyo. Pero kayo, hindi nyo matanggap-tanggap na ang tao na kinakalaban ninyo ng patraidor, sinusuportaran ng sambayan ng Pilipino. Milya-milya ang layo. Diba, Father or Mr. Gascon, pare ka? Diba kung mali ng tao sa social media, dapat hindi mo ipakita? Dapat ikaw pa dapat ang mag-guide? Tingnan mo yung Facebook mo, ginamit mong plataforma para ipahiya ang mga tao. Hindi mo ginamit upang ipaliwanag sa mga tao na dapat hindi dapat ganito ang ginagawa. Dapat hindi dapat husgahan, dapat hindi dapat sabihan ng hindi magaganda ang mga tao. Dapat hindi mag-insinuate. Pero tingnan mo, look at you. That's why you're not deserve, hindi ka deserve na maging pare. Swerte mo lang, chance mo lang yan. Blessing na po yan sa iyo na naging pare ka, na naging alagad ka ng simbahan. Pero alam mo, sa totoo lang, sa ganitong punto ng buhay mo, oo, ginampanan mo responsibilidad mo, pero sa maling paraan. Hindi po ganyan ang pagdala sa tao sa matuwid na landas. You are not supposed to be partisan, Father. Iba ng laman ng mga utak ninyo eh. That is the reason why na hindi ako pumunta sa simbahan, kasi alam ninyo ang sermon ninyo about politics. Pwede ba turuan nyo kung paano magiging mabuting bata sa kanyang mga magulang? Paano magiging mabuting magulang sa kanilang mga anak? Ano ba ang importansya at kahalagahan ng buhay at respeto? Di ba dapat ganun ang pinapangalandakan ninyo? Pakikipagkapwa, pagpatawad, pangunawa. May mga kaibigan, may mga kababayan tayo. May mga mananampalatayang tumaliwa sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Gagawa tayo o gagawa kayo ng pagkakataon para akayin sa mabuting paraan. Pero anong ginagawa ninyo? Hindi ba kayo pwedeng ipaangat ninyo ang isang tao na hindi nyo ibaba yung ba? Is that a spiritually matured priest of the Catholic Church? I don't know kung anong klaseng vocation or formation ang na-require ninyo habang nag-aaral pa lang kayo sa seminary. Di ba? Hindi kami dapat mag-question sa inyo niyan eh. Marami kayong celibacy. Na dapat unawain. Wala. Tumaliwas kayo eh. At totoo lang, kaya nga ako, hindi ako matatakot sa iyong magsabi na kung ako lang ang kardinal, pagsabihan na kita. Kasi alam mo kung bakit? Pasira-sira kayo sa imahe ng simbahang Katoliko. Ewan ko nga eh, sa pamunuan ng simbahan, bakit hindi nila madisiplina-disiplina ang kanilang mga kapwa, alagad ng simbahan.
Ha? Isipin mo. Walang araw-araw, walang araw na hindi ninyo batihin ang kalaban ng kandidato ninyo. Pero inaatake ba namin ang kandidato ninyo? Okay, sabihin natin hindi nyo inaatake ang kandidato namin. Pero hindi natin pag-usapan, for example, ang politika. Anong magandang asal ang tinuturo nyo sa amin, Father? Okay, sabihin ba natin, iwasan natin yung politika. I will not touch politics the moment na magko-comment ako sa iyo. Pero anong magandang halimbawa ang dinadala mo sa mga tao? May mga teacher, when I enrolled my master's degree, of course, my philosophy teacher is a priest. Because I enrolled my master's degree in a university run by the priest. Pero hindi po ganun ang aking natutunan sa kanila. Hindi ako naka-encounter. May teacher din ako na pare. Because I am a graduate of a Catholic school, university, in Mindanao. Hindi UM, ha? Kayo namang hula. Okay? Kayo namang hula. Nag-aral ako ng aking bachelor's degree sa isang Catholic institution. Naging scholar din ako ng isang Catholic institution. Pero bakit hindi ganun ang aming natutunan? At hindi ganun yung tinuro sa akin nang nagpaaral sa akin na pare. Nakagraduate ako ng college. Isang orden. Isang religious organizations ang nagpaaral sa akin. Pero hindi ko sila nakikitaan na hindi lang man bago sa kanila yung politika. Hindi kami tunuruan na ganito dapat, hindi dapat tento, ganito, ganito. Okay. Diba? Pero ngayon, ewan ko lang sa inyo. Kaya nga, Sir Glenn, parang nakakawalang gana na magsimba. Oh? Sa panahon ngayon, lalo na kung ganyan ang mga pare. At isa pa, ang alam ko, ang pare tumutulong sa mga kabos na tao. Pero nakita ko, hindi, Sir Glenn, kasi naranasan ko na isang beses wala ako masaing na mga panahon na yon at nagkataon na napagkadami namin sa isang bahay noong panahon na yon. Tapos humingi ako mismo ng masaing sa simbahan, pero ang yayabang ng mga nasa office ng simbahan. Pero may nanghingi, iba nakita ko pagdaan sa amin, may mga dalang bigas. Oh, sabi ng isa dito, totoo po yun, Sir Glenn, yung mga paring Katoliko, ang pinakamalaking taga-subaybay kung paano nila batikusin ang mga politiko na hindi nila kakampi. At ang mga kakampi nila ay kanilang pinupuri at sinasali sa homily o sermon nila. Ganun ba yun, Father? Ito, kwento ito ng mga tao. Ang pare, sir, dapat magwalis ang maayong balita. Kung isalin man nila ang politics, dapat dili sila mag-one-sided. Sayang lang ang kung mag-ending sila. Hambal nila, maayong balita. Lakat ka mo, kag isang yaw ang maayong balita. Di ba mauna ilang ihambal kung mag-indi ga sila sa ilang mesa? O di ba, mag-ending kayo? Lakat ka mo sa paghidait. Tapos na ang santos nga misa. Pero ano ginaubra nyo? I wonder kung paano siya mag-preach kung ang puso niya ay hindi maayos. Sa Bible teaching, dapat malinis ang puso para ang pamumutawi sa iyo ay ang Word of God. OMG, I cannot take it. I cannot take him. How pity. Oh, tingnan mo. Yan ang comment ng mga tao. Mr. Gascon. Ganun ba yun? Hindi kayo pagsabihan ng mga tao dito. Oh. Kaya si Ate Angel, mayroon ding karanasan sa simbahan. I don't know. But for the information of everybody,
Mr. Gascon, I am not against your as a person. Pero kung halimbawa maliwanagan ka lang, makaunawa ka lang, hindi lang pride ang pairalin mo. Diyos ko. Ako nga wala akong pakialam kung sino yung kakardidato na suportaran mo eh. Ano bang karapatan namin i-question dyan? Kaya yun dapat ang ituro namin din sa iyo. Wala kang karapatan magsabi ng ganun. Dapat hindi ka kataliwas. Kung kakampi ninyo sa politika, isali ninyo sa homily. Pag hindi, hindi ninyo ikasasali sa homily. Anong klase kayo? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? So nung tinawag ka ng Diyos, kasi sinabi mo tinawag ka ng Diyos noong 1990, anong narinig mo? Tinuruan ka ba ng Panginoon upang supalpalin, i-philosophize, sampalin ang katilinuhan mo yung mga tao against sa inyong prinsipyo? Ganon ba yun? Ganon na ba ngayon kalalim ang pagtuturo ninyo bilang saserdote, bilang pari, bilang apostoles, bilang taga-akay na mga mananampalatayang Kristiyano under the name of Jesus Christ? Kasi ang tawag sa mga Kristiyano is the one who believe Jesus Christ. Kaya nga, dandyan ang galing yung Christian. Kaya ginawa ninyo ang relihiyon na Christianity. Nakakita ka ba ng mga iba dyan ng mga lideres ng simbahan na hindi sa Roman Catholic na ginagawa ang mga ginagawa ninyo? After they endorse their candidates, hindi nila sinisiraan yung mga hindi nila in-endorse? Ang dami kong kilala ng mga religious organizations. Mag-i-endorse sila ng kandidato nila, presidente, vice president, senator. Yung hindi ba nila in-endorse, pinapahiya ba nila sa tao? Nag-advisory ba sila na kapag hindi nila iboto? Ay nako. So yun, ganun yun, no? Kaya kayo naman dyan, nasa page ni Mr. Gascon. Kung talagang nag-adhere kayo sa principles of morality at respeto, hindi kayo magko-comment ng mga ganyan. Parang ito namang pare na into-into, yung parang ano ba, hala sige-sige, anuhin mo, hala sige, sagutin mo. Parang ganun eh. Imagine ha, mayroon akong followers dito na ipinapanalangin ka, Father or Mr. Gascon, kasi baka nakalimutan mo daw yung three vow of chastity yun, yung three vows no, sa kanilang religious priest. Una-una, obedience. Chastity, poverty. Sa obedience pa lang, wala na ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos lang ang dapat nilang gawin, hindi sa politician makikibakbakan. Really? Hindi nyo ba alam na sana wag nyong kanlungin ang mga politiko? Kasi nagiging one-sided kayo eh. Para sabihin na kayo ang talagang dahilan, ha? Upang nasa ganun magtagumpay ka mo or magtagumpay kayo sa larangan ng demokrasya? Diyos ko, Lord. I can't imagine. Hunyango ka daw, Father, eh. Sabi ng isa sa mga followers, actually, hindi ko to dinidelete yung mga live ko. Kung ano man yung mga masasakit na mga salita na namumutawi sa mga tao, dapat nyong tanggapin yun. Alagad kayo ng simbahan, eh. Diba, alagad kayo ng Diyos? O ngayon, ipakita ninyo kung gaano kayo katatag na kapag halimbawa mayroong mga ganitong klaseng komentaryo against sa mga pagkatao ninyo, against sa mga ginagawa ninyo, dito nyo ipakita kung gaano kakatibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. At pa rin po ninyo yung kanyang sinabi na kapag sinampal kayo sa kaliwang pisngi, itaya ninyo ang kanan. Kapag binato kayo ng bato, batuhin ninyo ng tinapay. Pero hindi. At saka ito pa ha, sabi ng isa sa mga followers natin, hindi basihan ang mga kaalaman na nababasa sa mga aklat at kasaysayan na nagmula sa mga banyaga para sabihin at ipakita na alagad ka ng Panginoon. Father, yung relihiyon mo na pinunta dito, di ba Jesuit yan? Di ba hindi ordinary, hindi original po na Pilipino yan? So ngayon, i-question nyo pa yung antas ng edukasyon sa Pilipinas? O di kayo na yung Jesuit? Kayo na, kayo nagdala dito eh, kasaka including ng Thomasites eh. Hindi ganun.
How dare you to question? Edi sana, okay, good. Kasi nga, kumuha ka nga siguro ng degree. Sa bagay, ang lakas ng apog mo na i-question, no? Ang lakas ng apog mo na i-question ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. 'Di ba? Sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kasi nga, oh, sabi, 'di ba, sabi mo, sa totoo lang, naawa talaga ako sa iyo. Isa kang biktima na bulok na edukasyon sa Pilipinas. Sigurado ka? Kaya nga pala nag-aral ka pala ng Rome Italino. Ano naman ang tinulo sa iyo nung nag-aral ka ng Pontifical? Nag-aral ka ng ano tawag, nakakuha ka ng safeguarding at Pontifical Gregorian University, diploma in safeguarding. Oh. So ano naman ang naturo mo doon? Yung mga edukasyon, sistemang edukasyon ng Banyaga. Ganun na ba yung ipinagmamalaki mo? Tapos para magsabi ka na nabiktima ako ng bulok na edukasyon sa Pilipinas. Pero kung sabihin ko sa iyo na ganyang pag-iisip mo bilang pare, na biktima ka ng bulok na sistema ng simbahan. Okay din sa iyo? Bulok na sistema ng Society of Jesus. Okay lang sa iyo? Ano pala ang hindi bulok? Ang edukasyon mula sa mga Banyaga? Ganon ba yon? Ganon na ba yung natutunan mo sa history? Kaya nga pinapaaral mo o pinapabasa mo ako ng history? Anong history ng kasaysayan ang alam mong i-explain sa mga tao? Yun ay basis sa mga nabasa mo sa libro? How about yung mga tao, yung mga hindi nabasa at hindi nasusulat? Paano mo i-reconcile yan? Kasi kung may nakasulat, mayroon ding wala nakasulat. Mas marami pang hindi nakasulat na kasaysayan kaysa nakasulat na kasaysayan. Yung sinulat na kasaysayan, pwede mo pang baluktutin yan eh. Oh, 'di ba? Hey, huwag ninyong ipagmalaki ang kasaysayan ninyo. Ayaw ko magsalita sa mga kandidato na kinakampihan ninyo, 'di ba? Yung partido ng kinakampihan ninyo ang bumaluktot sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. 'Di ba? Sus nako. Oh. Diba? Agree ako, padre, na haloy ka ng daing lisensya sa pagtinda. So, okay, kami duman sa tindahan ninyo. Oh, see? Paano mo yan basahin ngayon? Paano mo yan anuhin? Diba iniinsulto ka na? Ng mga tao? Naku. Diyos ko lo. Mayroon pa. May mga natutuwa pa. Witty daw. Witty daw si Father. Si Father Gaston kasi natutuwa daw siya sa reply. Kasi nga, very witty. Oh, nakakatuwa yung makatulad niya. Sabi ni Trixie San. Okay, diba? Alam ninyo sa totoo lang, ikampanya ninyo ang kandidato ninyo sa maayos na paraan. Yung advice ko sa inyo, para kapag naupo, yung tinuturing ninyo, yung sinusuportahan ninyo, eh, tanggapin ang taong bayan. Pero sa maayos lamang na paraan. Pero, Mr. Gascon, 'di ba? Bawal magnakaw? Ay sa bagay, sabihin niyo naman eh, wala namang ninakaw. Kasi sabihin niyo naman, ah, magnanakaw naman yung isang kandidato. 'Di ba ganoon kaagad? Coming from human formator. Kasi former faculty ka, director of human formation. So ibig sabihin, you already formed a lot of personality. A lot of individual. Kaya Mr. Gascon, kung ako sa iyo, pwede ba isama mo kami sa panalangin namin? Kay total, ikaw lang man na makaakyat sa langit, ikaw lang man talaga ang tinawag ng Panginoon. Parang sobra ka pa sa alam ko ba? Diba? Tapos, ngayon, ano nakuha mo? Ginpost mo ako dyan. So, masaya ka na. Kasi alam mo, Gascon, hindi ka kumintaran ng tao kung hindi ka gumagawa ng mga bagay para pagkumintaran ka. Sino ngayon dito sa atin ang attention seeker? Okay? The moment that you engage in social media, meaning you wanted to catch the attentions of people in order for them to believe you, to believe what you believe in.
Alam mo ako, Father, sa totoo lang, ganyan talaga ang mga ugali ng bagong Padre Damaso. Kasama siguro ang paring yan sa pagbaluktot sa Philippine history. O hindi nila tanggapin yan. Maniwala ka. Paano nila tanggapin yan? Nawawala po ang signal natin. But anyway, ituloy po natin. Sakto jud ka, sir. Nga ang mga padre na mumuliti ko. Tani, magturo ng mabuting aral, hindi ang mamumuliti ka. Eh siguro sa kanila, yun ang magandang aral. Yung magturo sila tungkol sa politika. Yung salita sila ng salita sa kanyang ibanghelyo. Yung ibanghelyo ng kaligtasan, nilalagyan nila ng politika. Eh sila nga mismo hindi nakakaintindi. Na ang kay Cesar ay para kay Cesar, ang Diyos ay para sa Diyos. That's the reason why that in 1987 Constitution, there is a separation between church and state. Kayo naman hindi nakaintindi. Di ba? Sabi ni Wensky Bipan, sabi niya, mas maganda kasi makinig sa live mo dato, talagang maintindihan ang mga paliwanag mo. Alam mo, tayo naman dito, ganito lang. Simple lang tayo. No need to explain yung talagang paikot-ikot. No need to explain, gamitan mo pa ng mga kung ano-ano mga salita dyan. Kasi yung role naman din natin, yung responsibilidad na inako natin, yung talagang mapaliwanagan ang sarili natin, mapapaliwanagan din yung mga nakikinig at yung mga gumawa ng mga bagay para mapakinggan. Hindi na kaagad-agad, papansin na kaagad. Wala na ba kayong ibabato kundi yung papansin na lang? Coming from the priest itself? Come on. O kayo, na mga naniniwala kay Gascon, okay na ba kayo? O. Kayo, yung mga ano ba, yung mga ugali ninyo kasi, wala eh. Parang binalibag ba? Kaya gumagawa kayo ng mga bagay na parang alam magkasala ang mga tao kasi makomentaran kayo eh. Dato mula nung napamulat mo kami na may Maharlika Nation, mula noon hindi na niniwala sa mga yan kasi naiiba ang layunin nila. Totoo. Kaya kami, makapagsabi kami. No? Magmalaki nyo sa amin ang history. Pero tingnan ninyo, kayong bumaluktot sa kasaysayan. Nakaabito lang yan. Kaya nagmumukhang banal yan. Pero pag hindi nakaabito yan, demonyo na yan. Noon, tao yan ang nagsasabi, hindi ako. At mababasa nyo po yan. Hindi ka nga nag-reply. Diba? Oh, diba hindi ka nga nag-reply? Diba, Father, Mr. Gascon, are you happy now? Oh. Ang tanong, alam ninyo, bakit galit na galit kayo sa mga tao na sumusuporta sa hindi sumusuporta sa mga kandidato ninyo? Imbis na kandidato nyo or mo ang suportaran ng mga Pilipino, iba yung pinili nilang suportaran? Kasi institusyon ninyo ang nagpabagsak sa dipormasya ng Republika ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Kaya ako, hindi ako believe sa aid sa People Power 1. Kagagawan po yan ng isang kardinal na kung saan kabaro ninyo. Ngayon, ano ba? Di ba kayo ang nagtanim ng kayo ang nagtanim kasi kayo simbahan kayo, hindi kayo makamove on. Ilang dekada na hindi niyo man lang tinuruan ang simbahang ang sambayan ng Kristiyano na magpatawad kung talagang may kasalanan. Di ba kayo hindi marunong magpatawad? Tapos ngayon, gusto ninyo magkumpisal ang mga tao sa inyo para humingi ng tawad sa sakramento ng pangumpisal? Tapos hindi niyo man lang maturo-turo sa mga tao ang magpatawad sa inyong humili? Ikaw talaga, Father, ha? Oh, punto ko yan. Anong ginagawa ninyo na pang-aakit sa mga tao para butuhin ang kandidato ninyo, wasakin ang pagkatao ng kandidato, na kalaban ng kandidato ninyo? Diba? Nagkamali kayo dahil hindi ninyo tinuruan ang taong magpatawad. Tapos, ang kakapal pa ng mga mukha ninyo na sundin ng mga Katoliko ang sakramento ng pangumpisal para ikumpisal ang lahat?
So, ibig sabihin, ang tao, Father, patawarin mo kami kasi naniniwala kami sa kandidato na hindi niyo pinaniniwalaan. Ganon ba yon? Kasi yung mga kandidato na hindi niyo kaalyado, na kaalyado ng ibang tao, di ba kapag demonyo? O, sige, to sabihin ko, okay, kung hindi mo sinabi na si BBM demonyo, sino pa yung demonyo sa mga kandidato? Aber? So, ikukumpisal pala dapat ng tao yan sa inyo, Father? So, ibig sabihin pala, dapat kay mali kasi hindi namin butuhin ng kandidato na sinusuportahan ninyo. So, dapat ihingi po ng tao ng patawad yan sa inyo? Kapal naman ang muka. Ganun ba yung premise ninyo? Di ba? May kailangan bang ipagdasal ang tao na hindi ibuboto sa kandidato ninyo? Tapos ngayon, turuan mo pa yung mga tao na kung hindi nyo man lang iboto, kung ba yung implied dyan ba? Anong sabi nyo dito? Basahin ko. Itong mamang ito sa gitna nagkakalat ng fake news. Una, tinawag ko daw si Bongbong na demonyo naman. Pinababalikan ko sa inyo ang sinulat ko. Ang rason niya, reading between the lines daw. Hahaha, overreading ka iho. Di ka marunong magbasa. Yan ang sabi niya sa akin. Ikalawa, sa headlines, tinanggalan daw ako ng lisensya. Lisensya sa ano? Matagal na daw siyang tinanggalan ng lisensya bilang nagtitinda sa palengke. So, di po ako nagtitinda sa palengke. Dati po ako nagtitinda sa palengke bago ako tinawag ng Diyos. Dati daw siya nagtitinda sa palengke bago tinawag ng Diyos. Really? Pero ang message niyo dito, huwag nang pumasok sa simbahan kung demonyo na lang man ang iboboto. Hoy, Father. Ganun yon? Okay na kayo? Very bright ka na? Mataas na yung espiritualidad mo? Ganon? Oh? Kayo, ay nako, ebanghelyo ng kaligtasan at kaligtasan ng kaluluwa ang pinangangalandakan ninyo. Pagkatapos, ganyan ang mga mentalidad ninyo. Pwede ba mag-stick kayo sa gospel and homily but not deep your hearts in politics? Marami dyan nagko-comment sa iyo, ho. Hindi mo lang matanggap-tanggap. Tapos, alam mo ha, sabi ng isa dito, may nag-comment sa kanya, stick to the gospel and homily but not to deep your hands in politics that alienate Catholic much better. Be fair to everyone because you are a servant of God. No bias because you favored one candidate. Respect the opinion of other Catholic like I am Medel. Oh, sabi niya nito, alam mo, kitang-kita ka na troll. Oh, sipin mo, troll ka agad. Ako, troll. Bakit hindi mo ako pinakomment? Kung pinakomment mo ako, makita ng tao kung ano i-comment ko sa iyo. Pero bakit kin-private mo sa akin? Para kung sino lang dyan manood. So bago mo dapat kami i-block or bago mo kami hindi ipapakomment, try mo muna sa amin kung ano yung comment namin sa iyo. Baka matauhan ka pa. Diba? Alam mo, sa totoo lang, nasobrahan ka kasi Father or Mr. Gascon. Ewan ko. Sa totoo lang, I cannot understand kung anong klaseng orientation mo bilang pare. Kung ano yung natutunan mo sa panahon na nagkaroon ka ng formation. Kung anong natutunan mo sa pakikipagkapwa, paano mo dalahin ang mga mensahe ng kaligtasan. Pero parang lumalabas na nahiya pa sana kami. Ako personally, magsabi sa iyo ng mga ganito kasi alam mo kung bakit. Nirerespeto kayo kahit na naman na hindi kayo karespeto. Pero hindi ko nilalahat ang mga pare. So ikaw lang, kaisi ikaw lang man. O, kasama kayo ng isa, yung isang archbishop. Tingnan mo, hindi na marunong magpaliwanag sa mga tao, iba-iba na yung mga sinasabi. Kaya hindi ninyo masisisi kung magdirekta sa Panginoon ang mga tao, hindi dadaan sa inyo. Diba? Sinasabi ko, I don't want to comment.
minsan ko nang ginalang ang sakramento ng simbahan. But when I am the one who explain it to the people why they should not believe that such kind of sacrament, baka masasaktan pa rin kayo. Because each and every one of us are entitled to our own opinion, but hindi ako napapalabas ng opinion ko for my personal benefits. I am just simply showing my emotions and opinion, letting people understand my opinion and standpoint with that regard, because I want them to be enlightened. I want them to be enlightened in order not to degrade you, not to degrade the institution where you belong, where we belong. So, dapat maunawaan nyo yan. Kasi pare kay, hindi ka ordinaryong tao eh. Kung hindi nyo kayang paggampanan ang inyong espiritualidad, my advice is that, umalis kayo sa simbahan. Mauunawaan pa namin pag magyaw-yaw ka na hindi ka po nag-ano sa simbahan. Kasi we are, hindi naman kami nagkukomentaryo sa iba dyan eh. Diba? Tanggalin nyo, hubarin yung abito ninyo kasi nakakahiya. Tanggalin yung sutana ninyo kung nakaintindi ka ng sutana kasi ilonggo yan. Oh. Tanggalin nyo. Kasi kayo ang sumisira. Sirang-sira na nga kayo eh. Hmm. Kaya nga sa gobyerno, no wonder na kinakalaban ang mga pinuno ninyo. Natin dapat yan, nasasabihin ko, pero alam mo kung bakit? Parang hindi ko masabing natin eh. Because church can be considered as mystical body of Christ. But you know what? What matters is the temple of the Holy Spirit. Me, myself, and I. Ikaw din. Sigurado ka? Banal na espiritu ang nananahanan sa puso mo? Parang hindi. Turuan mo, Father, or Mr. James Oigasco ng mga tao. Magbalik loob sa Panginoon, magpatawad sa mga taong nagkasala, unawain yung mga dapat unawain, mahalin yung mga nagtuturing na kaaway, yun ang dapat. Pero kayo, hindi kayo makamove on eh, sa kandidato ng kalaban mo, sa kalakalaban ng kandidato nyo, hindi kayo makamove on. Hindi ninyo tinuruan ang taong bayan kung paano magpatawad. But you know what? They are not deserve of your forgiveness. Kasi alam mo kung bakit? Lutang ng mga tao, gising ng mga tao, gising ng mga tao na kayo po ang malaking kasalanan. Okay? Ang mga paniniwala ninyo ang may malaking kasalanan at may malaking ambag. Sa lipunan, bakit nagkakawatak-watak? Sige nga daw, may pare iba na nagsabi na patawarin nila si Marcos. Ipagpalagay natin kasi kami naniniwala wala kasalanan si Marcos. Eh. Oo, Marcos is not a perfect president. But he tried. Hindi lang tried. He made difference. And until now, nai-enjoy nyo pa rin. Yung sinabi ninyong kurakot. Kaya ngayon, until now, sa anak nila, galit na galit kayo. Tapos, kumikiling kayo sa isang kandidatong tumakbo para lang natalunin si Bongbong Marcos. Ngayon, siyempre, pagsabihan kayo ng mga sumusuporta kay Marcos. Tapos, wala kayong pananggalang. Kundi yung philosophical statement ninyo at lagyan ninyo ng mga salita ng Diyos. Shame on you. Kaya pag ako magsimba, pag ikaw yung pare, kayo mga pare, actually, pag may marinig lang ako na nagsisermon about politics, tatanungin ko talaga. Ito siguro yung panahon na kalagka rin ako siguro sa loob ng simbahan. But remember, I am also the one. Nagbibigay din ako ng retreat sa mga kabataan. Kaya nga, mas maganda pa mag-retreat yung spiritually matured kaysa sa pare eh. Kasi alam ko eh, human formator ka eh. Kami, I am also a retreatant. I am also a retreat master. I am a retreat master and I am a life coach. Kaya pwede kitang pagsabihan kung maniwala ka sa akin. Ang problema kasi sa iyo eh, history lang pinapabasa mo sa akin eh. Alam mo Father, sabi ko nga hindi ko kailangan magyabang kasi alam ko mataas ang pinag-aralan mo kaysa sa akin. Pero yung pinagdaanan ninyo bilang formator, napagdaanan ko na rin yan.
At marami din akong naporma ng mga kabataan. Hindi lang ako nagmamayabang. Pero gusto ko lang sabihin, hindi po ganun ako magporma ng mga kabataan. I am not perfect human formator. Kasi nagiging rektor ka eh. Diba? Nagiging former faculty ka at naging director ka. Oh, of human formation at San Jose Seminary. Seminarista ang kaharap mo. Ganyan bang tinuturo ninyo sa seminarista? You structured the mind of the seminarian to believe what you believe in? Dinadaan ninyo sa mga philosophical statement ninyo? Then dadagdagan ninyo ng mga theological concept so that it will become more spiritually strong? Ganon ba yon? Kaya nga nagtaka ako eh. Director of Human Formation. Director of Human Formation ka. But you know what, Father? I am also a retreat master. Yes. At hindi lang basta-basta na retreat master. Kaya huwag kayong mag-ano. Kasi hindi ako nagsasalita dito para magmayabang kami. No, hindi. Pinupuna lang namin na hindi po dapat ganyan ang gawain ng pare. Eh ngayon, pinatulan mo ko, nag-post ka. O ngayon, ako, nag-post. Bakit hindi ka mag-live? Ilabas mo ang emotion mo. Oh, para maunawaan ng mga tao. Kasi para malaman ng tao kung sino sa atin dito yung may laman. Kasi sabi mo, walang laman ang sinasabi ko eh. O di mag-live ka. Oh, I challenge you. Ako pa mismo magpo-post diyan sa Facebook page ko at sa page FB page ko. Pagsabihan mo ako. Sige daw, lecturean mo ko. Oh, kasi pakinggan ko yung punto mo. Pero kung hindi maganda yung punto mo, sasagutin ko. Oh. Kaya nga ganun lang, Father. Sana mamulat ka din ba? Parang wala kang kasing pakialam pag hindi ka nirespeto eh. Kami, ayaw namin na hindi nirespeto yung mga pare eh. Ako personally, ayaw ko eh. Gusto ko respetuhin. Pero tingnan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi na nagrespeto yung mga tao. Hindi man lahat, pero may mga iilan. Pero hindi maganda. Kasi nakastructure na sa mind ninyo, wala naman yung akong magagawa eh. Ganun na. Maya kayo. Tao kaya nagpapalamon sa inyo. Diba? Formation. Diba? Profession ng pagiging pare. Ganyan bang iganti ninyo sa mga tao? Sa mga tao naniniwala? Sa simbahang katoliko? Sa relihiyong katoliko? Ganyan bang iganti ninyo? Na kung hindi sa mga mananampalataya, saan kayo? Ako hindi ko kayo kinakalaban. I am just simply presenting our points that you should not do this. Diba? Huwag dapat. Don't humiliate people. If for example, mali ako. Oh. Diba? Eh di sana tinawag mo. Oh, sige, pwede kang mag-conduct ng live. Pwede mo akong i-invite. Oh. Tanungin mo ako, tanungin din kita. Pero alam ko na kapag yung itatanong mo, hindi ko talaga masasagot yan. Kasi nga, yung edukasyon ko nanggaling sa Pilipinas. Ya, samantalang ang edukasyon mo, foreign. Oh. Imposible naman magtatanong ka na masagot ko kaagad. Di ba yung mga tanong mo, siyempre dapat mahirapan din ako. Oh. Makonvince kaya kita sa sasagot ko sa'yo. Eh, wala ka ng tiwala sa education system ng Pilipinas eh. Sige. So maraming salamat sa inyong panonood. Ikaw, Mr. James Oy Gascon, mag-akay ka ng kaluluwa sa mabuting pamamaraan. Ang masasabi ko lang, don't be partisan. Dapat non-partisan ka, Father. Okay?
Ganun lang yung advice ko sa iyo. Kung ano man yung advice mo sa akin, sige. But you know what? Wala eh. Ewan mong sabihing walang laman. Oo, kung sinasabi mong walang laman ang sinasabi ko, ang tanong ko, gaano ba kalaman ang sinasabi mo? Kayo dapat ang magturo sa mga tao kung paano magpatawad, paano magunawa. Kasi nang ginawa eh, who is your model? Jesus Christ is your model? Ganyan bang turo ni Jesus Kristo sa inyo? Ganyan ba? Yung sagutin ninyo yung mga tao ng pabalang? Yung ipahiya ninyo? As if lumalabas na talagang ang tayog talaga ng mga kaalaman ninyo? Kaya nga sinasabi ko pag-usapan ng politika, di ba yung kandidato ninyo ang tumakbo para talunin si Bongbong Marcos? Kaya masasabi namin wala siyang talagang clear na plataforma de gobyerno? Pero ging question ba namin, may narinig ka ba sa akin diyan sa social media? Wala. Kinomentaran ko lang, Father, yung statement mo kasi hindi po maganda yun eh. Kami na nakakaalam, siyempre kami magsasabi sa iyo. Alam nga naman, alam ko, hayaan ko lang. I don't want people to be what we call this deceived by that statement. Ayaw ko. Kaya ipinaliwanag ko sa tao. De? It's up to them to believe. It's up to them to realize what's the value, what is the weight of my statement in social media. But for your information, Father, I am not here in social media to seek attentions. But I cannot disregard people's attention, most especially kung naramdaman nila na dapat nila akong pagkatiwalaan, dapat nila akong paniwalaan. I am not here to let people believe of what I am believing. I am here just to enlighten myself. Bonus na lang kapag ma-enlighten ang mga tao. Have a nice day. God bless and maraming salamat. So Father, you are free to answer. I am not accusing you. And by the way, take note, I am not reporting to people. That's why stop saying that I am fabricating fake news. I am just simply, okay, interpret the weight of your statement in social media. Na kapag hindi boboto ang kandidato ninyo, kahit sinabi mong hindi ka ng kampanya kay Lenny Robredo, pero ang boboto sa mga kandidato na hindi niyo kaalyado, mga demonyo. That's the reason why sinabi ko that I know how to read between the lines. Pero hindi ka believe because of the education system in the Philippines. Oo nga pala. Jesuit. Society of Jesuit ka pala. Talaga na lang. So salamat. Bukas ulit. Feel free ka magsagot. Nasa tuyo po yan. Huwag kang sumagot ng statement lang. Paliwanag mo. And kung may mali man kami, may mali man ako, are you willing to say that you forgive me? Tandaan, hindi lahat ng humingi ng tawad, Father or Mister, may kasalanan. Have a nice day and God bless everyone. Bye-bye.